sa 100 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa San Isidro, Parañaque City kagabi. Halos lahat sa kanila'y walang naisalbang mga gamit. Pansamantalang inilikas ang mga nasunugan sa isang covered court na muntik na ring maabot ng sunog. Ang detalye sa report ni Bernard Haudian. Bernard. Nagmamadali ang mga residenteng ito ng Barangay San Isidro sa Parañaque City na apulahin ang sunog sa kanilang mga bahay habang rumiresponde ang mga bombero. Pinuno ng tubig ang bawat timba at pinagpasapasaan hanggang sa maibuho sa apoy. Habang nakakalat naman sa ilang sulok ng barangay ang ilang live wire, ang ibang residente wala nang nagawa kundi pagmasdan na lamang habang nilalamon ng apoy ang kanilang bahay, gaya ng balut vendor na si Gloria dahil nagmadaling lumikas. Ilang damit lamang at ang imahe ni Mama Mary ang kanya na isalba. Ito kinakapitan ni Gloria ng pananampalataya ngayong naaharap siya sa mabigat na pagsubok. Saan kami titira ngayon? Siyempre hindi na yan ibabalik yan. Kaya sana bigyan kami ng kahit tirahan, kahit maliit lang. At saka bigyan kami ng pangkain kasi saan kami kukuha ng pagkain? Sa covered court lumikas ang ibang residente kung saan din nakaburo lang anak ni Lucy na nasawi dahil sa atake sa puso. Kwento niya, muntikan ng abutan ng apoy ang covered court dahil halos dalawang bahay na lang ang pagitan nito mula sa nasusunog ng mga bahay. Pati si Lucy, nawalan din ang tirahan. Nagtakbuhan kami. Hindi kami nagdala ng mga gamit. Iniisip ko yung anak ko eh, kasi ang apoy malapit na talaga ang apoy. Kasi nagpuputukan ng mga tangke. Gasol. Ayon sa pamunuan ng Barangay San Isidro, mabilis ang pag-responde ng mga bumbero. Subalit malayo ang fire hydrant sa pinangyarihan ng sunog. Sa kabila nito, nagpasalamat sila sa mga residente na nagtulong-tulong na maapula ang apoy. Lahat po sila tumulong. Yan naman po yung napaka-importante, yung tulong ng mga komunidad sa mabilis na pag-apula ng sunog. Sa tala ng Barangay San Isidro, nasa 100 mga pamilya ang naapektuhan ng sunog. Inihanda na ng barangay ang mga pagkain at evacuation center para sa mga residente na wala ng tirahan. Ayon sa Parañaque Fire Station, nasa 80 bahay ang naabo sa sunog at nasa higit kumulang 600,000 piso ang halaga ng pinsala. Dalawang individual ang nagtamo ng injuries, kabilang ang isang binatilyo na nagtamo ng gasgas at ang isang babae na nakaranas ng hyperventilation. Bandang alas 12 ng hating gabi nagsimula ang sunog na umakyat sa ika-4 na alarma dahil dikit-dikit ang mga bahay at pawang gawa sa light materials. Hindi naging madali sa mga bumbero ang pag-responde sa pinangyarihan ng sunog. Yung daan may ginagawa, medyo masikip. Yung ibang fire trucks natin hindi makadiretso dito sa gitna. Inaalam pa ng Parañaque Fire Station ang sanhi ng sunog. Bernard Haudian para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.